Good day mga ka-sports natin dyan. Ilang tulog na nga lang ay magsisimula na ang PBL All Filipinos Conference, kung saan nga may mga bagong players ngayon na mga umalis nga sa kanilang dating team at bago na nga ang kanilang pagsiservisyuhan ng kanilang talento. Dahil ngayon mga ka-sports natin dyan ay napakarami ang mga umalis sa kanilang dating team at bago na nga ngayon ang mga ngalaga sa kanilang coach. At higit sa lahat mga ka-sports, sino-sino kaya ang mga players na mas pinili nila na lumipat sa ibang team seka nga sa kanilang dating team. Ngayon, ating kikilatisin at iisa-isa. Well, mga ka-sports natin dyan, hindi naman tayo dito bago dahil nga bawat nga conference at pagkalipas nga ng mga ilang season ay meron talagang mga bagong recruit at ang iba naman ng mga players ay sinasadya talaga nila na magpahinga na, ang iba naman lumipat sa ibang team at ang iba naman ay may iba ng karera na pupuntahan. Pero ang ating mga players ngayon na ipapakilala sa inyo, sila talaga yung mga umalis or naligwak nga sa kanilang dating team. At maswerte nga sila sapagkat meron nga sa rin sa kanilang kumuha na mga coaches na talagang naniniwala pa rin sa kanilang talento. At mga maswerte talaga sila sapagkat nga meron pa rin sila ngayong team kahit naalis nga sila sa kanilang dating team. Atin ang kilalanin, pero bago ang lahat, kung bago ka muna sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe. I-click ang ating notification bell para lagi kang updated sa lahat ng issue pagdating sa volleyball. Drop it! Sure bull na nga mga ka-sports natin dyan na ang karamihan ng ating ipapakita sa inyo ay nakapirma na nga sila ng kontrata sa kanilang bagong team, kung saan maswerte talaga sila na maituturing sapagkat nga ang iba ngayon ay tenga sapagkat wala nga sa kanilang kumuha na team. Pero sila mga ka-sports ay super duper napakaswerte. Unahin na natin dyan ang isang players na mas maswerte sa lahat, walang iba kundi ang ating Gia Morado de Guzman. Ang kanyang posisyon ay setter. Ngayon nga mga ka-sports natin dyan, ang ating Gia Amazing hindi pa nga nagsisimula noon or katatapos pa lang ng PBL Invitational Conference ay lumarga na agad ito sa Japan dahil nga kinuha nga siya doon para maging import. Ang ating Gia Amazing nga ay napakaswerte sapagkat nga nasa Denso Airy Base nga siya na kung saan isa sa mga pinakamalakas nga na team pagdating nga sa Japan. At dito mga ka-sports natin dyan, ipapamalas nga ng ating Gia Amazing ang kanyang angking kagalingan at syempre proud tayo dyan sapagkat nga galing siya sa Creamline Cool Smashers. Iniwan niya naman ang kanyang team pero syempre mga ka-sports, mas maganda ngayon ang kanyang bagong napuntahan sapagkat pangarap talaga ng ating Gia na makapaglaro nga sa international at tinupad nga yan ng Denso Airy Bees at narito na nga siya at nakapirma na rin siya ng kontrata at sa kasalukuyan ay nagkit training na rin ang ating Gia Morado de Guzman. Good luck na lang sa ating Gia sa kanyang laban sa Japan. Dumako naman tayo ngayon mga ka-sports natin dyan. Sa pangalawa, walang iba ang ating Roselle Baliton. Si Roselle Baliton mga ka-sports natin dyan ay dati nga matagal rin inilagaan si Roselle Baliton ng pamunuan nga ng Charitigo Crossovers, pero ngayon mga ka-sports ay umalis na nga siya dito at lumipat nga siya sa Akari Chargers. Bagong bihis na nga siya ngayon mga ka-sports natin dyan ng jersey, kung saan nga kapansin-pansin kasi natin ang mga nakaraan nga na laban ay hindi na nga ginagamit itong si Roselle Baliton or hindi nga siya masyado binababad sa first six at nakabangko na nga siya. At dahil dito mga ka-sports ay nagpasalamat na nga rin ang Charitigo, ang kanilang pamunuan sa pananatili noon ng serbisyo nga ni Roselle Baliton sa kanilang team. At ngayon, narito na nga siya sa bagong team nga ng ating coach Sosa Di Brito, kung saan siya naman ang mag-aalaga ng karera nga ni Roselle Baliton pagdating dito sa pro. Good luck na lang sa ating Roselle Baliton sa kanyang bagong team sa Akari Chargers. I hope na mag-level up pa ang kanyang galing. Dumako naman tayo ngayon sa pangatlo. Walang iba kundi ang ating napakagaling rin na outside spikers na si May Luna.
Last na team nga ng ating May Luna ay nasa Photon Tornado siya, pero hindi na malingid sa kaalaman natin lahat na isa lang ang company ng Cherry Tigo at sister company nga lang nila ang Photon Tornadoes. Kung kaya nga mga ka-sports, sumabay na nga ang ating May Luna sa kanyang pag-alis sa Cherry Tigo. Kasabay nga siya ni Rosel Baliton at nagpasalamat na rin sa kanya ang pamunuan nga ng Cherry sa pananatili noon ng ating May Luna. Ngayon nga mga ka-sports ay hindi pa tayo sure kung saan nga lilipat si May Luna dahil hindi pa natin nasasagap ang sure na balita kung saan siya, pero may rumor nga lang na sa Akari siya. Pero sa tingin ko mga ka-sports natin dyan, ito ay rumor lamang, pero kung saan man mapunta ang ating May Luna na team, good luck na lang sa kanya dahil alam naman natin na very talented tong si May Luna. Sayang rin sa kanya. Dumako naman tayo ngayon sa pang-apat, walang iba kundi ang ating Angelica Legacion. Si Legacion ay veteran setter na mga ka-sports natin dyan at dati nga rin siyang kasama ni May Luna at ni Rosel Baliton sa team nga ng Cherry. At nagpaalam na nga rin si Angelica Legacion sa Cherry Tigo at ngayon ay bago na rin ang kanyang jersey na suot-suot at winelcome na nga siya ng PLDT High Speed Heaters. Kung saan nga mga ka-sports, ito talaga ang original na team ni Legacion noon. At sa kanya nga pagbabalik ay nagpasalamat nga siya sapagkat binigyan nga muli siya ng pagkakataon nga ng PLDT para makabalik siya at makasama niya nga ang kanya mga dating ka-teammates. Dumako naman tayo ngayon sa panglima, walang iba kundi ang ating Shinny Cruz. Alam naman natin mga ka-sports natin dyan na magaling rin na libero itong si Shinny Cruz. Pero nagtataka talaga ako mga ka-sports natin dyan sapagkat nga binabash nga itong si Cruz at sinasabihan nga napalitan na ito ng Petrogas. Siguro mga ka-sports na apektuhan talaga ng mga bashers ang pamunuan nga ng Petrogas. Hula ko lang tuwa pero hindi ko naman sinasabi na iyan ang dahilan. Pero sa tingin ko mga ka-sports natin dyan, baka isa yan sa mga naging factor kung kaya siya natanggal sa Petrogas. Kasi nga maraming mga bashers sa mismong page nga ng Petrogas ay nakikita ko yung mga bashers na sinasabihan nga napalitan na si Shinny Cruz sapagkat nga mahina na daw itong libero at ito daw ang nagpapatalo ng Petrogas. Grabe, nakaka-hurt talaga mga ka-sports ang mga bashers na sinasabihan ng ganito sa mismong page. Siyempre nababasa rin niya ng ating mga players. Sana mga ka-sports ay huwag naman ganoon. Alam naman natin na ang mga players hindi naman sa bawat pagkakataon ay super duper magagaling sila. May mga time talaga minsan na inaalat lang sila sa games. Pero naniniwala ako na magaling yan si Cruz sapagkat nga bago nga magtapos ang PBL Invitational Conference ay nasa rank number 3 nga ang kanyang standing. Ibig sabihin magaling siyang libero. Nagtataka na lang talaga ako kung bakit siya binabash. Sa ngayon ay hindi ko pa alam mga ka-sports kung saan siya lilipat. Sana ay may kumuha sa kanyang bagong team at maalagaan siya. Good luck na lang sa ating Shinny Cruz kung saan man siya lilipat. Dumako naman tayo ngayon sa pang-anim. Walang iba kundi ang ating Ethan Arce. Kung saan nga mga ka-sports, nasa pangangalaga naman siya ngayon ng FTO Logistics. Dati nga nasa Jerf Floor Defenders itong si Arce. Pero ngayon mga ka-sports ay kailangan talaga ng middle blocker ata ng FTO Logistics kung kaya siya ni-recruit. At ngayon nga ay winelcome na siya ng FTO. Good luck na rin sa ating Ethan Arce sa pamunuan nga ng ating FTO Logistics. At syempre pinangungunahan niya ng head coach nila na si Diego. Atin naman puntahan ang pang number 7 at pang number 8. Walang iba kundi ang ating Justin Dorog at Alyssa Bertolano. Same sila mga ka-sports natin dyan na galing nga sa Jerf Floor Defenders noon at ngayon nga sabay rin silang lumipat sa Farm Fresh Foxes. Malaki ang may tutulong ni Justin Dorog at ni Alyssa Bertolano dahil kita naman natin na kahit baguhan pa lang sila dito sa Farm Fresh ay marami na rin silang experience at palaban nga ang dalawang players na ito. Kaya't makakatulong sila ng malaki para nga mapaiangat nga ang standing nga ng Farm Fresh dito sa PBL. I hope na makapasok sila sa top 4. At dumako naman tayo sa pang-siyam ang napakaganda na si Janine Navarro. Dati rin siyang nasa Jerf Floor Defenders, ngayon lumipat na nga siya sa Next Lead Chameleons.
Ito na ngayon ang kanyang bagong team. Good luck na lang kay Janine Navarro. At narito naman ang ating pangsampu, walang iba kundi ang ating Glo Barbon, kung saan dati naman siyang nasa Photon Tornadoes, ngayon ay winelcome na nga siya ng Petrogas Angels as a libero. Malaki ang tiwala ng pamunuan ng Petrogas Angels kay Barbon dahil isa raw to sa pinakamagaling na libero. Dumako naman tayo ngayon sa pang-11. Walang iba kundi ang ating Rania Musa. Dating nasa Jer Floor Defenders din, ngayon nasa Petrogas Angels na. At pang number 12 natin, walang iba kundi itong si Maji Mangulab na kung saan ay winelcome na nga siya ng Next Lead Chameleons. Ngayon mga ka-sports natin dyan, inyo na ngang nakilala ang mga lumipat na mga players sa iba't ibang team. Anong masasabi nyo sa kanila? At kung may nais kayong iparating sa kanila, magkomento na lang kayo sa baba para sa inyong mga reaksyon. At syempre, para hindi kayo mahuli sa lahat ng mga maiinit na issue pagdating sa larangan sa volleyball, subscribe na. Thank you so much. God bless!